Dapat po, tinitingnan natin yung bowl kung ano po ba yung kulay ng ating dumi. Kasi magkakaroon po tayo ng clue kung meron po ba tayong sakit or meron tayong maaaring sakit sa pamamagitan lang po ng kulay ng ating dumi. So, paano po ba nagagawa yung dumi? So, yung mga kinain po natin mula sa stomach, mula sa sikmura, matutunaw yan sa small intestine hanggang dumating sa colon. So, dito po, nandito na yung mga dumi at ilalabas po siya sa ating puwitan. So, ayan po. So, iba-iba po yung pwedeng maging kulay ng ating dumi. Una po yung kulay brown. Ito po yung normal na kulay ng ating dumi. So, dahil po yan sa bilirubin na byproducts po ng sa atin pong small intestine at large intestine, nagiging kulay brown po siya. So, yan po yung normal. Ibig sabihin po, wala po tayong sakit. Ngayon po, kapag nakakita po tayo ng kulay green, madalas po itong makikita dun sa mga mahilig pong kumain ng mga gulay, yung mga green leafy vegetables, pwede pong maging kulay green yung kanilang dumi. O pwede rin po na nagdadiarrhea or mabilis yung pagdaan ng dumi sa ating bituka, kasi po nagiging brown po siya kapag napaprocess po yung bile. Yung bile po kasi ay kulay green siya. So, pag mabilis yung pagdaan ng dumi sa ating bituka, hindi siya mapaprocess. So, kulay green pa din siya. So, ibig sabihin nito, masyadong mabilis yung pagdaan ng mga pagkain sa ating pong sikmura. Pero pag green naman, lads, wala namang kaso eh. Diba? Gulay lang, gulay. Mabilis lang. So, hindi naman talaga may problema itong ganitong kulay. So, kapag kulay itim po yung ating pong dumi, una po, pwede itong makita dun sa mga nagtitake ng iron supplements. So, yan, pwedeng normal po kasi nagtitake lang ng iron supplements. Kung hindi naman, maaari din po na dahil ito sa pagdudugo sa upper gastrointestinal tract or dun sa bituka po natin sa may small intestine or sa stomach. Kasi kapag yung dugo po, kulay pula, dun sa itaas na bahagi ng bituka, pag bumaba na po siya sa may colon at naging dumi na po siya, madedegrade po kasi yung dugo, so magiging kulay itim siya. Para siyang dinuguan. Parang sa dinuguan po. Dinuguan. Pula yung dugo, pag niluto mo, nalagyan mo na suka, magiging itim. So magiging itim po siya. So ito po, posibilidad na ulcer. Ulcer yan. Meron po tayong gastric or peptic ulcer. Ito naman po, yung kulay dilaw po na dumi. So pwede po to na meron, lalo na kapag masyado pong mabaho yung dumi tapos kulay dilaw, pwede po siya na dahil sa malabsorption disorder or hindi po natutunaw ng maayos yung kinain natin. Ito po yung mga may celiac disorders, so hindi po na dadigest ng maayos yung kanila pong kinain, so maaari pong magdulot ng kulay dilaw na dumi. Kapag po nakakita tayo ng puti, as in parang wala po siyang kulay na dumi, ito naman po yung sinyales na meron po tayong sakit sa ating pancreas. So, pwedeng merong pancreatitis, pwedeng merong pancreatic cancer kapag nagkaroon po ng kulay puting dumi. So, pwede rin pong may obstruction sa abdo. Kasi yung abdo po yung nagbibigay ng kulay sa ating pong dumi. So, kung kumbaga kung may bara po doon or may problema doon din sa abdo, pwedeng mawalan po ng kulay yung ating pong dumi. Ito yung sa almoranas. So ito po yung colon cancer. Yes, yung kulay pula po, ibig sabihin fresh pa yung dugo. Ibig sabihin sa ibabang bahagi ng ating intestinal tract or ng ating bituka, makikita yung sanhi ng pagdurugo. So maaari pong almoranas or hemorrhoids or maaari din pong umpisa pong senyales ng pagkakaroon ng colon cancer. So yan po yung iba't ibang kulay ng ating dumi at kung ano po ibig sabihin po nila. Next slide. So ito naman po, ito napakaganda nito, hindi naman kulay kundi yung hugis ng dumi, ha? Hugis ng dumi. So pwede po kayo mag-comment, hugis nyo ba ay 1 parang anto tayo ng kambing eh. O 3, 4 o ito parang lusaw na. Nako, nagtatay na tong 7. Ayun, isa-isahin natin. Sige po. Kapag ganito po, butil-butil tapos matigas or parang may clumps po siya tapos sama-sama sila. Tapos masyadong matigas, ibig sabihin po, constipated. So, hindi po nakakadumi ng regular. Yan po yung ibig sabihin ng type 1 tsaka type 2. So, masyado pong matigas yung dumi kapag ganito po.
Kapag ganito naman po yung nakita natin, so medyo buo na siya pero hindi po siya matigas na parang bato-bato, or ganito po yung itsura niya, yan po naman yung normal nating dumi. So ito po yung gusto nating magkaroon tayong lahat. Ito po kasi yung normal. Ngayon kapag nagsisimula na po siyang parang maging malapot-lapot, matubig-tubig, sa type 5, type 6, type 7, para na siya, ito type 7, parang tubig na yan. Ibig sabihin po, maaari itong kulang tayo sa fiber or nagkakaroon tayo ng inflammation sa ating bituka or nagkakaroon tayo ng diarrhea. So kapag kulang po kasi tayo sa fiber, hindi po gumaganda yung digestion natin, hindi po bumibilis yung ating pagdumi. So damihan po natin yung pagkain natin ng gulay at prutas na mayaman sa fiber para hindi po tayo magkaroon ng ganitong klaseng dumi. Yeah. Bigyan natin tips, Doc Lisa. Palagay natin type 1 sila, matigas masyado yung dumi. Ano ba mabibigay mong tips, Doc Lisa? So yes. Type 1 pati sa... Nabanggit nga po ni Lance na itong pagtitibi, talagang bilog-bilog, ano, parang kambing. So kulang tayo sa tubig, dagdagan ng iniinom na tubig, at dagdagan din ang pagkain ng prutas at gulay na siyang magbibigay ng fiber. Pag type 1, type 2, yung parang butil-butil, talagang kumain ka na ng papaya, pakwan, pears, yung talagang... Prune juice, 4-piece po yan. Pwede prune juice. Actually, pwede rin lugaw eh. Kasi ang maganda sa lugaw, kanin na may tubig, kaya pag kinain mo, malambot din siya. Pag yung kanin nyo, napakatigas, di ba? Tapos puro karne lang, di pa inom ng tubig, titigas. Yan. Type 1. Type 2, pwedeng magka-almorana siya. Diyan dudugo yung almorana. Yes, masakit ho yan sa puwet. Oo, lalabas. Tapos ngayon naman, paano naman kung type 6 o type 7, Doc Lisa? Pag nagtatay na tayo, ano naman kakainin nila? Una-una, kain tayo ng saging na latundan, pangpatigas ng dumi, at pwede rin tayong kumain ng apple. Brat diet. Oo. Banana rice apple tea. Huwag munang kakain ng mamantika. Tapos tsaa, inumin natin, makakatulong. Tapos matabang muna, kaya lugaw-lugaw muna. Yes, bali sa mga malambot ang dumi, brat diet. Banana, rice, apple, tea. Kaya tsaa. Brat. Yun ang pwede sa'yo. At mag-oresol tayo. Okay. Next slide tayo, lads. Yan, ang napakaganda nito. Ito, gustong-gusto ko to, ha? Dapat i-like, i-share nyo to. Tinuro to ni Dr. Ramon Estrada. Tuwang-tuwa ako, nakita rin ni lads. Technique para hindi dumugo ang pagdumi. Technique para masarap ang paglabas ng dumi. So, tinuro to sa akin. Sige, yes. So, kapag yung nakaupo po tayo, kumbaga 90 degrees yung ating posisyon, kapag... Ito yung mali. Opo, ito po yung mali kasi yung may muscle po tayo, yung puborectalis, hinihila niya po yung rectum natin o yung daanan ng dumi. Kumbaga, naiipit po siya, so hindi po lumalabas ng maayos yung ating dumi. So, mas makitid po yung daanan, so hirap na lumabas yung dumi natin. Kaya sa lang lahat dumi. Tayo ganito ang pag-upo. Di ba lahat tayo ganito umupo sa pagdumi? So, kung ayaw lumabas yung dumi nyo sa ganitong pag-upo, ayan, normal pag-upo, kasi nga nabablock eh, meron tayong technique. Yes, lads. Okay, so ito po yung pwede po natin gawin. Pwede po tayo yung squatting position. So, medyo nakaangat po yung atin pong mga paa. So, patong, kumatay na patungan sa paa. So, may patungan para nakaangat po yung ating paa. Tapos, marirelax po yung puborectalis muscle. So, hindi niya na po hihilahin yung ating rectum o yung daanan ng dumi. So, luluwag din po yung daanan ng dumi. So, mas maganda po yung ating pagdumi at mas mabilis po natin mailalabas yung ating mga dumi. May ibang tao pag dumudumi sila, nakasquat talaga eh. O, mas maganda pala to. Mas maganda po siya. Mas straight po kasi yung daanan ng dumi. Sa lahat ng may almoranas, mamaya sa lahat na nanood ng Facebook Live, constipated, ito gagawin na kumuha ng bangko taas, tapos lean forward pa yan ang turo eh, konting lean forward po. Para diretso ang paglabas niya, hindi katulad nito, ito yung gawain natin yan. Dito dudugo kasi naipit eh, ayaw lumabas, so lagay na tayo ng bangkito sa tabi ng inodoro.